Again mga kauso, nandito lang nga tayo sa Villa Leonora, Bugey, Cagayan. At sumama po tayo sa ating kaibigan na pumunta po dito sa isang beach. Pagbaba ko pa lamang sa aming sinakyan ay umagaw na sa aking atensyon ang punong ito na may kakaiba at nakamamanghang bunga. Ang bunga nito, kawangis ng bunga ng pinya, subalit mas malalaki na di hamak ang mga mata nito. Ang kulay, katulad din ng sa pinya. At sa likuran ko ay makikita ang isang puno na kung tawagin ng mga taga dito ay pandan. Ito daw po ay kaiba sa pandan na ginagamit natin sa pagluluto ng kanin. Ito daw po yung puno na pwede gamitin ng kahoy sa pagpapatayo ng bahay. Sabi po nung may-ari nitong resort na ito ay matibay daw po ang kahoy nito at hindi daw po inaangay. Mga kauso, nandito tayo ngayon sa isang puno na naman ng pandan dito nga sa bandang beach naman. At nasubukan kong akyatin ito kanina, napakatibay po talaga niya, hindi ho siya na marupok na kahoy. Yan, dito naman sa parteng ito, ito yung pinagputulan na ginamit ang pinutol na kahoy dito bilang poste sa mga cottage doon. Ang bunga daw ng punong ito ay pwedeng makain, kaya lang ito ay nakakahilo. Ayon nga sa may-ari ng resort, nakakahilo nga daw ang bunga nito na para bang ikaw ay lasing kapag natikman o nakain mo. Kaya naman hindi ipinapayo na kainin o kahit tikman man lamang ang bunga nito. Pero teka, sandali lang, ano itong aking nabasa? Ang punong ito, marami raw health benefits. Ang pandanus ay isang genus monocot na may 750 species o sarihay. Sila ay katulad ng sa punong niyog, palumpong o shrubs. Tumutubo sa mga lugar na tropiko at subtropiko. At ito ay mas kilala bilang pandan, screw palm o screw pine. Nakakain nga ba ang bunga nito? Ayon kay Manong na may-ari ng resort na pinuntahan namin, pwede naman daw kainin, kaya lang nakakahilo nga daw umano ito. At ayon nga sa aking pananaliksik, ang mga sinaunang tao kinakain ito oras na mahinog o may itsurang orange-red na nangangahulugang hinog na hinog na nga ito. Ang pandan ay isang halaman na mahusay nga raw pagkukunan ng mga vitamin at antioxidant. Kilala umano ito bilang immune system booster at nakatutulong para maiwasan ang mga sakit tulad ng cancer, heart disease at diabetes. Ilan nga sa mga bitamina at antioxidants na maibibigay nito ang beta-carotene na nakatutulong para maprotektahan ang katawan sa nakapipinsalang molecule na kung tawagin ay free radicals. Vitamin C na nakatutulong para protektahan ang cells at mapanatili nitong malusog. Thiamine o anti-stress na nakapagpapatibay ng immune system at nakatutulong para malabanan ang mga kondisyong nakaka-stress. Riboflavin na nakababawas ng oxidative stress at pamamaga ng mga ugat. At niacin na nakatutulong para mapababa ang kolesterol, nakatutulong sa sakit na arthritis, at nakatutulong din sa maayos na paggana ng utak ng tao. Oh, diba? Hindi lang bunga ang nakamamangha, kundi pati ang health benefits na makukuha rito. Sa oras na magawi ka sa mga beach resort na katulad nito, alam mo na, hindi lang perfect background sa mga photo sessions mo,
perfect din sa kalusugan mo. Pero hinay-hinay lang sa paggamit nito. Hanggang sa susunod na makabuluhang kwentuhan, ako pong muli ang inyong kauso mo, Migo Sagibo.